Simula nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at nang mabuwag ang Unyong Sobyet, unti-unti nang nagpapalakas ng puwersa ang bawat bansa. Ang Russia at Amerika ay mas lalo pang pinatindi ang kanilang puwersang militar. Pagdating naman sa North Korea, nuklear na mga sandata naman ang kanilang pinarami. Ang China naman ay naging isang higante sa ekonomiya. Nagkaroon sila ng napakaraming aktibong sundalo. Dagdag pa dito ang malalakas na armas, maraming mga submarine at mga aircraft carrier. Ang Japan, mga kapatid, na mayroon ding madugong kasaysayan sa China ay hindi naman magpapahuli dahil simula noong natalo sila sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang ulit sila magkakaroon ng isang aircraft carrier. Sa Artikulo 9 ng Konstitusyon ng Japan, pagkatapos ng ikalawang digmaan, mga kapatid, pinagbawalan ng mga Hapon na magkaroon ng offensive army. Bagaman noong mga 1950s ay nagkaroon sila ng muling pag-armas, ngunit ginagawa lamang nila ito bilang pagtatanggol sa kanilang bansa laban sa mga tinatawag na external aggression. Walang offensive na puwersa ang Japan, mga kapatid, ngunit mayroon silang tinatawag na self-defense forces na kung saan binubuo rin ito ng puwersang dagat, puwersang kalupaan at puwersang panghimpapawid. Bilang isa namang umuunlad na bansa ang Japan noong November 23, 2009, nagpahayag ang Japan Ministry of Defense na bubuo sila ng dalawang helicopter carrying destroyer na mayroong katulad na disenyo sa isang aircraft carrier. Ang opisyal na klasifikasyon ng mga barkong gagawin ng Japan ay isa lamang helicopter carrying destroyer, kaya pinayagan na tinanggap ito ng United States Naval Institute. Ang pinakalayunin ng mga Hapon sa paggawa ng ganitong klaseng barkong pandigma ay upang makabuo ng isang anti-submarine warfare at maaring magamit sa mga disaster at relief operation. Ngunit pagsapit ng 2010, nagkaroon ng ulat na bagamat walang ski jump o catapult ang gagawing barko, ilang mga tampok na disenyo nito ay maaring magamit para sa mga fixed-wing aircraft tulad halimbawa ng F-35 Lightning II. Noong September 2011, sinimulang gawin ang unang helicopter carrying destroyer na may pangalang Izumo. Ginawa ito ng IHI Corporation sa paggawaan ng barko sa Yokohama na kung saan 113.9 billion yen o $1.5 billion ang pondong inilaan dito. Sa pareho ring taon, naaprubahan ulit ang hinihinging budget ng Ministry of Defense para naman sa isa pang helicopter carrying destroyer na Kaga. At pagsapit ng October 2012, ginawa ulit ito ng IHI Corporation. Noong ika-anim ng Agosto taong 2013, inilunsad ang Izumo sa daungan ng Yokosuka, Kanagawa. Kinomisyon ito noong March 25, 2015. Samantalang pagsapit ng August 27, 2015, inilunsad naman ang Kaga sa daungan ng Kore, Hiroshima at nakomisyon naman noong March 22, 2017. Ang dalawang barko, kapatid, ay mayroong total displacement na 27,000 tonelada. 814 na talampakan naman ang kanyang haba. Ang lapad nito ay umaabot ng 125 talampakan, samantalang 77 talampakan naman ang taas at mayroong bilis na 56 na kilometro bawat oras. Ang naturang mga barko ay mayroong electronic warfare at anti-torpedo mobile decoy. Armado rin ang mga ito ng 2 phalanx UAVs at 2 SEARAM para sa kanyang depensa. Pwede itong magdala ng hanggang sa 28 na mga aircraft. Gayunpaman, 7 anti-submarine warfare lamang na mga helicopter at 2 search and rescue helicopter ang kanilang nilagay. Kabilang din ang nasa 400 mga tropa at 53.5 na tonelada ng mga truck. Ang Izumo class ng Japan, kapatid, ay ang pinakamalaking barkong pandigma ngayon ng mga Hapon mula noong World War II. At bagamat sinasabing isa lamang itong helicopter carrying destroyer, ngunit hindi ito ikinatuwa ng China. Dahil ayon sa kanila, isa umano itong aircraft carrier in disguise na gagamitin ng Japan sa paglulunsad ng mga fighter jets sa hinaharap. Tumaas ang kilay ng China sa ginawang animo'y hindi inaasahang pagpapalakas ng Japan sa kanilang puwersa. Idagdag pa rito ang pagsuporta ng Amerika. Sa umpisa pa lang, marami ng mga report na i-co-convert talaga ng Japan ang Izumo at Kaga sa pagiging aircraft carrier. At noong December 18, 2018, inaprubahan na nga ng kanilang gabinete ang tuluyang pagbago sa mga barko. At ang kanilang ilalagay dito ng mga eroplano ay ang mga short take-off at vertical landing aircraft na F-35B na mula sa Amerika. Sa naturang pagbabago, kapatid, gagawing mas matibay pa ang mga kubyerta ng barko upang masuportahan ang karagdagang bigat ng mga isasakay ditong F-35, pati na rin ang init at puwersa mula sa pag-vertical landing ng mga ito. Noong December 2019, nang maaprubahan na ng Ministry of Defense ang budget para sa mga bibilhing F-35B sa Amerika, agad na umorder ang Japan ng 42 sa mga ito. Hindi pipitsugi, kapatid, itong mga F-35B na binili ng mga Hapon. Kinilala lang naman ang mga eroplanong pandigmang ito bilang isa sa pinaka-advanced at pinakamalupit na stealth fighter jet sa buong mundo.
Noong 2020, sinimulan ang proseso ng conversion sa Izumo. Kasama sa mga initial modification ang pagpapalakas ng heat resistance ng kubyerta nito at pag-install ng power supply equipment para paganahin ang departure at arrival ng F-35B. Maliban dyan kapatid, magkakaroon pa ito ng pangalawang renovation na gagawin sa darating na 2024. Kinabibilangan ito ng pagbago sa hugis ng bow ng barko para sa ligtas na operasyon ng F-35B at ang pagpapanatili ng mga panloob na compartment. Noong namang March 2022, sinimula ng unang pagbabago ng kaga na ginawa sa paggawaan ng barko sa Kore, Hiroshima Prefecture. Ang pagbabago na ito kapatid ay inaasahang tatagal ng hanggang sa 14 na buwan. Ang pangalawa namang pagbabago sa panloob ng barko ay inaasahang magsisimula sa March 2027. Noong October 3, 2021, dalawang US Marine Corps F-35B ang nagsagawa ng unang vertical landing at horizontal takeoff sa Izumo. Ang kaganapan na iyon, ang kauna-unahang pag-operate ng isang fixed-wing aircraft mula sa Japanese carrier matapos ang mahigit 75 na mga taon. Base sa mga opisyal ng Hapon, gagamitin umano nila ang mga barkong ito sa pambansang depensa, partikular na sa anti-submarine warfare at border area surveillance mission. Bukod pa rito, iginiit din nila na palalakasin ito ang kakayahan ng Japan na maghatid ng mga tauhan at supply bilang tugon sa malalaking sakuna. Sa ngayon mga kapatid, Amerika pa rin ang nangunguna sa pagkakaroon ng pinakamaraming aircraft carrier. Ang Russia ay mayroong isa, tatlo naman sa China, dalawa sa Japan, dalawa sa India, dalawa sa Italy at dalawa sa UK. Samantalang sa US ay 11 perasong malalaking nuclear-powered fleet carrier na nagtataglay ng humigit kumulang 80 mga eroplano bawat isa. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa mga bagong aircraft carrier ngayon ng Japan? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.